Kanina lumabas sa mga balitang di umano'y nasangkot sa pambubugbog ang kapamilya actor na si Diego Loyzaga. Sa report ng pep.ph, nangyari umano ang insidente bandang 4:30 ng umaga kahapon sa isang club sa Bonifacio Global City. Kinilala sina Wilmer Angelo Lopez at Wilmer Paulo Lopez bilang mga biktima umano sa nasabing insidente. Ayon pa sa report, naganap daw ito sa party ng isa pang star magic artist na si Julian Estrada. Ayon sa salaysay ng kapatid ng mga Lopez, nagsimula umano ang inkwentro ng kalmadong pagsabihan ng kanyang mga kapatid si Diego matapos umanong maging touchy ang aktor sa girlfriend ni Angelo. Nagulat na lang daw ang kapatid niyang si Paolo nang abangan umano siya ni Diego sa banyo ng club at di umano'y sinuntok siya nito ng dalawang beses. Dahil dito dumating umano ang security ng club at pinalabas ang dalawang grupo. Sa labas, nag-usap umano muli ang grupo nila Lopez at Loyzaga at nagawa pa umanong yakapin ni Diego si Paolo matapos ayusin ang issue. Akala umano ng mga kapatid na Lopez ay tapos na ang lahat. Ngunit bigla umanong lumapit muli ang grupo nila Loyzaga upang tanungin sila tungkol sa isang lalaking naka-inkwento rin nila. Sinabi naman ng magkapatid na Lopez na hindi nila alam ang buong pangalan ng lalaki. Dahilan daw upang pagtulong-tulungan bugbugin ng grupo ang magkapatid. Itinakbo sa ospital ang mga Lopez at nagtungo rin sa Southern Police District, Taguig City upang mag-file ng blood report. Samantala sa tweet ni Julian Estrada kaninang hapon, sinabi nitong nasa bahay na siya bago pa mag-alas 4:30 ng umaga. Dagdag pa niya na sa party umano siya ng kanyang kapatid na ayon sa mga komento ay ginanap sa Shaw Boulevard, Mandaluyong. Sa ngayon, wala pa official statement galing sa kampo ni Diego Loyzaga tungkol sa issue. Bukas ang TWBA sa mga pahayag ng parehong panig. I don't know if this is a function of age, kaibigan. Pero ako, ang una kong reaksyon nung napanood ko, because kagabi na rin ko ang balitang ito, pero hindi masyadong marami ang detalye. When I was going through the material, sabi ko, I don't know if this comes with age, pero bilang isang magulang sa aking mga pamangkin, takot na takot ho ako payagan sila lumabas. Dahil parati kong sinasabi na may makatingin ang kalamang, may masabi kang hindi tama, meron kang this has nothing to do with Diego and the Lopez brothers. Natatakot ang mga magulang dahil hindi natin alam kung anong nangyayari sa ating mga anak pag sila'y nasa labas ng mga tahanan, lalo na pag ito'y nasa mga bars, clubs, kaya'y umiinom na. My comment here is that this is a side of the story of the Lopez brothers. Ito'y salaysay po ng kanilang kapatid na babae. Am I right, Mark? Okay. Inaantay ho natin ang hindi inaantay. I'd like to listen to the side of Diego. I'd like to... we're waiting actually for the statement of Diego's camp. Because there should be another side of the story. Bilang isang report, sabi ko nga sa ating mga writers, ikutan natin, kunin natin lahat ang lahat ng kwento para maibahagi ho, maisalaysay namin sa inyo, ating mga tagapanood, para maka-form ho tayo ng intelligent judgment. Ika nga. Pero importante talaga sa mga bata ang nag-iingat. Parati ko sinasabi, kung masamang tingin lamang o di kaya'y hindi ka sigurado, pumirmi ka na, umismile ka na, o di kaya kung hindi ka naman sigurado, just stay home. I don't know. Di ba, parents? I mean, you guys have to be very, very careful. At saka yung, it's something to do with alak. I don't know with you guys. Di ba, may mga taong... kaya dalhin, may mga kataong hindi kaya dalhin. Pero I think this is a reminder to a lot of parents. Pay attention to your children. And this is also a reminder to a lot of children na huwag nyo nang dagdagan pa ang worries ng iyong mga magulang. I'm not talking about Diego. I'm not commenting on the case yet because I don't have all the sides of the story. Pero pa, as soon as we get the story, as soon as we get all sides of the story, Mark, let's do a complete report. Ayan. Kaya sa mga bata, ingat, ingat lamang.